Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz. Your news and music stations. And music station, BBS. Basta Barreta, sigurado. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig sa radyo sa programang Biyaya sa Pagkaaga dito sa 91.9 BBS DWLB FM. So, thank you po kay Ma'am Laleen Villafuerte Abunal sa pagkat siya po ang sponsor ng programang ito. Thank you din sa AMNI, mga BOT ng AMNI. Of course, kay Pastor Luis na siya po ang laging nag-schedule tuwing umaga. Kinukumusta ko rin po yung mga mabait pamilya na ating taga-subaybay dyan sa Dalaypay, Milaor. And then, si Pastor Manny Okbian San Fernando. Lagi po ito nakikinig sa atin. Then, meron po kaming online devotion, Grace and Truth online devotion tuwing alas 6 ng umaga, alas 6 ng hapon. Ito po ay araw-araw po ito. And then sa mga Church of God palang Church of Christ Naga City, meron tayong overnight prayer sa darating na Friday and preparation po sa ating activities ngayong June. Meron tayong DBBS, and then after DBBS youth camp, and then crusade po doon sa Gatsiturina. So bago po tayo magpasimula ngayong umaga, tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos Ama na nasa langit, muli po kami nagpapasalamat sa panibagong umaga, panibagong kalakasan at buhay na mayroon kami ngayon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy po ninyo kaming gabayan sa bawat bahagi na aming gagawin, lalo na sa pagpapahayag ng iyong mga mensahe na dadalhin ng iyong lingkod na gagamitin sa oras na ito. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng bagong mensahe na nais mo po na kailangan po ng namin na mga tagapakinig. Abutin din po ninyo, Panginoon, ang lahat na may mga pangailangan, ano man yun, Panginoon, na makamtan po namin ang inyong katugunan. Lord, dalangin ko din na patuloy po ninyong i-bless ang radio station na ito na ginagamit upang ihayag ang iyong mga banal na salita sa mga tao. Purihin ka, Panginoon, sa oras na ito. Ito po ang aking panalangin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay po, ngayong umaga kami po ang inyong makakasama. Ako po si Brother Lindo. Ako naman si Ate Melin. Sa technical ay kasama natin si Brother Stephen Pabis. Kaya thank you sa ating technician na maagang maaga pa ay palagi nang nandito sa umagang ito. Sa oras pong ito, mga kapatid, ang ating pag-usapan ay makuha natin. Mababasa natin dito sa Exodus chapter 20, verse 4 and 5. Ito po yung pinaka-text natin ngayong umaga, na dito natin pagbabatayan ang salita ng ating Panginoon o mensahe ng Panginoon. Exodus 20 verse 4 and 5. Ang sabi po dito, verse 4, huwag kayong magkakaroon ng diyos-diyosan o kaya'y larawan o ribulto na anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Verse 5, huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga diyos-diyosang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na salinlahi. Verse 6, ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Diyan po sa text na ating binasa ay sabi diyan ay paparusahan niya hanggat sa ikaapat na laki. Halimbawa, galing sa akin, tapos yung anak ko, may mga apo,
O basta apat na lahi ay kanyang parusahan. Ikaapat. Sa hanggang sa ikaapat na lahi kanyang parusahan kapag ikaw ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Ngunit, sabi nito, kung ikaw ay maging tapat, kung ang lahat ng umibig sa akin, ang lahat ng umibig sa akin ay pagpapalain ko kanyang hanggang pagpapalain. Sa kanilang kaapu-apuhan. Yan, hanggat sa kahuli-hulihan. Kaapu-apuhan. Kaapu-apuhan. So, yun po ang makita natin dito sa talatang ito, mga kapatid, ano? Dalawang bagay na medyo mabigat kung ating pakinggan, parusahan hanggat sa ikaapat na lahi. And then, yung mga tapat sa Diyos ay kanyang ibibless hanggat sa kahuli-hulihang kaapu-apuhan. Makuapo. Ngayong umaga po, ang title na ating talakayin ay The Lord's Command for Our Success. The Lord's Command for Our Success. Ibig sabihin, sa Tagalog, ito yung utos ng Panginoon kung paano tayo maging success. Paano tayo maging matagumpay. Pag sinabi nating success, ang ibig sabihin, mga kapatid, ay achieving goals. Pag sinabing success ay the ability to reach your goals in life, whatever goals may be. Ibig sabihin, mga kapatid, pag sinabing success, successful, pagiging successful ng isang tao, maging matagumpay ay ito po ay nagdidepende sa ating mga sarili. Kung gusto mong i-bless, nasa iyo din. Kung ayaw mong i-bless, nasa iyo din. So pag-usapan natin ngayong umaga, no? The Lord's commands for our success. May mga tao na, o lahat ng tao gustong maging successful sa buhay. Gusto maging matagumpay sa kanilang pamumuhay araw-araw. Kahit sa ministry, marami din naghangad na maging successful ang kanilang ministry. So lahat naman, lahat ng tao, pero hindi lahat naging successful sa kanilang pamumuhay. Mayroong mga tao naging successful, mayroon din mga tao hindi naging successful sa kanilang mabuhay. Maging sa ministry, tayo ba'y nag-succeed? Tayo ba'y nagtagumpay sa ating ministry? Masabi natin na tayo nagtagumpay kung ating ministry ay naging nagsimula ka sa 5 katao, and then after mga ilang years ay dumadami. Pero pag nagsimula kang 5 katao, mga ilang dekada na, ganun pa rin ang ministry natin ay, ibig sabihin, hindi ka naging matagumpay, nag-fail ka rin sa sarili mo. So ngayong umaga ay meron tayong mga sekreto, meron tayong mga steps o di kaya mga hakbang paano tayo maging matagumpay sa ating buhay. Kung basahin natin ulit, no? Pakibasa ulit, partner, sa ating text. Exodus 20 verse 4 and 5. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan. O hanggang dyan muna. So ito yung mga sekreto, ito yung bagay na makita natin dito na para maging successful ka sa buhay, ang unang condition dito, huwag kang magkaroon ng Diyos-Diyosan. Ano pa? O kaya larawan o rebulto na anumang nilalang na nasa impapawid, nasa lupa o nasa tubig. Now, sa verse 5. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin, parusahan ko ang lahat ng ayaw sa akin. Pati sa kanilang mga anak hanggang sa ikaapat. So dito po, mayroong sinabi ang Panginoon na huwag tayong sumamba sa anumang bagay na nilalang sapagkat ako'y Diyos na mapanibuguin. Ibig sabihin, siya lang talaga ang dapat paglingkuran ng mga tao. So, ano pong unang bagay para tayo maging successful sa ating pamumuhay? Ang una po dito ay don't idolize anything in life. Para maging successful tayo sa ating buhay, huwag tayong magkaroon ng idolo sa buhay natin. Ito po yung mga condition para tayo maging successful. Sapagkat sabi diyan, ang nagsamba sa Diyos-Diyosan, kanyang parusahan. Alam niyo, kadalasan ay madalas nating marinig na sinasabi na
ang Pilipinas daw ay tinatawag na Christian nation. Christian country. Pero not necessarily na kapag sinabing Christian country, ang Pilipinas ay majority na ang mga evangelical, so mga Protestant. Kaya po tinatawag ito tayong Christian nation, Christian country. Sapagkat dito po sa ating bansa ay malaya, kahit sino man sa atin, ay malaya tayo magsamba sa ating Panginoon. Malaya tayo gumawa ng mga malaya, ng iba't ibang organization, maglagay ng organization, malaya tayo. Sapagkat pag sinabi kasi natin na Christian nation, ay dapat maging majority ang mga Kristiyano. Pero kung tutuusin, titingnan natin, ang Pilipinas po ay talagang kontrolado pa rin ng mga kasamahan natin na mga Roman Catholic. Nasa 78% o di kaya 80% ang Roman Catholic. And then, yung mga tinatawag na ibang organization na kasama na yung mga kulto na yon, nasa 6%. And then, ibang organization. Ngayon, ang mga Christians, yung tinatawag, yung mga Protestant Evangelicals, tayo kasama tayo sa tinatawag na Protestant o di kaya Evangelicals. Kahit na sabihin mong born again ka, kasama, we belongs to Evangelicals group o di kaya Protestant. So, nasa 3% lang tayo. So, ibig sabihin, hindi majority yung mga Christian na naglilingkod sa Panginoong Hesus. Kaya nga, although sinasabi na ang Pilipinas ay Christian nation, Christian countries sa Asia, number 2 ang Pilipinas sa pinaka maraming Catholic dito po sa Asia. Alin yung number 1 na maraming Catholic? Ang East Timor. Pangalawa ang tinatawag na Pilipinas. Bakit sinabi natin, bakit nabanggit ko ang mga bagay na ito? Sapagkat gusto natin na maging successful. Lahat tayo sinasabi natin, Panginoon, pagpalain mo ang bansang Pilipinas. Daming mga pastor nagsabi, Panginoon, pagpalain mo ang bansang Pilipinas. Pagpalain mo, Panginoon, ang Kamarinesor. Pero paano tayo maging successful na mas maraming tao na sumasamba sa tinatawag Diyos-Diyosan. So tayo po ay hindi po tayo nagbabatikos ng ano pa man, kundi pinipresentang natin yung tamang bagay, yung sinasabi ng Biblia, na sinasabi natin dito na don't idolize anything in life. Pag sinabi natin na don't idolize anything in life, hindi naman ibig sabihin na yung nagsamba ka ng Diyos-Diyosan, yun na yun. Isa din yun. Yung mga bagay na kumukontrol sa iyo. Ano yung mga bagay na kumukontrol sa iyo? Yun ang Diyos-Diyosan mo. Yung sarili mo, Diyos-Diyosan mo na rin yan. Kung halimbawa pupunta ka ng simbahan, hindi ka makapunta dahil gusto mo po matulog. So Diyos-Diyosan mo yun, yung pagtulog mo. So anong ibig sabihin ng don't idolize anything in life? Ibig sabihin dito, to value something more than God. Para yung binibigyan mo ng kahalagahan higit sa Panginoon yung mga bagay na makamundo. Ito yung tinasabi natin na mga bagay na kumukontrol sa iyo. So halimbawa, ano pa yung mga bagay na naging Diyos-Diyosan mo? Linggo ng umaga, hindi ka gusto mong pumunta ng simbahan pero naisip po ay dami kong gagawin. So yun ang Diyos-Diyosan mo yun. Ibig sabihin, dapat i-priority natin ang ating buhay sa Panginoon dahil gusto natin na tayo ay maging successful sa ating buhay. Kahit anong bagay, mga kapatid, dapat unahin natin. Di ba sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. So, lahat ng bagay ay idadagdag. Ang problema sa tao, gusto ng karagdagan, hindi pa nga inuna yung para sa Panginoon, gusto na yung karagdagan. Kailanman hindi tayo dadagdagan ng Panginoon kapag naniglik natin siya. So, ano po ang ibig sabihin, don't idolize anything in life? Ito po kasi ay for our own good.
para sa kabutihan din natin ito. Gusto mo maging matagumpay sa buhay, dapat ito yung mga step na dapat mong gawin. Merong sinabi diyan sa Deuteronomy chapter 4, 15 and then 16. Ang sabi po dito sa verse 15, nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy sa Horeb, wala kayong nakitang anyo. Verse 16, kaya kaiingat kayo, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao. Yan. Sabi rito, huwag kayong sumamba sa larawan na kawangis ng tao. Very clear ang Bible eh. Very clear. So, even sa Old Testament hanggang sa New Testament, ito yung mga sinasabi na huwag kayong sumama. Bakit? Sapagkat ito po ay isang kasalanan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon dito, huwag kayong gagawa ng idol, ng idolo para hindi kayo magkasala. Kasi ang rason, paparusahan tayo. Sabi ng Panginoon, parurusahan ko kayo kung kayo po ay sasamba sa ganitong mga bagay, Diyos-Diyosan. Kaiingat kayo. Yan, kaiingat ano? Kaya, kaiingat kayo. No, pag sinabing kaiingat, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin. Oo. Maging kawangis ng tao. Huwag kayong gagawa. Sabi ng iba, hindi ko naman sinasamba yan eh. So, ano po ang effect dito mga kapatid? Ito po, hindi tayo masyadong magtagal kasi limited po ang ating oras. Ngayon, kapag sinamba natin yung mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan, ano po ang mga epekto nito? Nakaka-apekto ba ito sa tao? Natural, nakaka-apekto ito. Una, what are the effect? Sabi rito, ay the things you love you more than God will begin to control you. Ibig sabihin, ang mga ito yung epekto, ano? Ang mga bagay-bagay na mas minahal mo kaysa Panginoon, ito yung kumukontrol sa ating buhay. Na yung ang tawag dito ay, this is the type of addiction. Ito yung bagay na kumukontrol sa iyo, na addict ka na eh. Ang sarap din pag ang ma-addict sa Panginoon kaysa mga bagay-bagay na makamundo. Tingnan mo yung mga taong nalulun sa droga. Paulit-ulit, kasi addicted na eh. Naging addict na. So ito yung mga bagay na kakaapekto sa tao. Pwede kang iligaw. Dahil na-addict ka na sa ganito, pwede kang iligaw at mawala ang pananaw mo sa tama o mawala ang ating perspective sa tunay na Diyos. Bakit? Sapagkat na-deform ang ating tinatawag na spiritual life. Ano pa? Ano pang epekto dito? Kapag ito'y mangyari sa tao, mga kapatid, sa sobrang pagsamba natin sa mga Diyos-Diyosan, hindi kailanman tayo maging successful sa buhay. Hindi tayo magiging successful, hindi tayo maging matagumpay sa ating buhay, and you are defeated. Bakit? Yung nagbibigay ng blessing, walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi yung sino paman. Kaya tandaan po natin, mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos dito sa Exodus, sa binasa natin na huwag tayong gagawa ng anumang bagay. Don't idolize anything in life. Kung tayo po ay nagdanais na maging matagumpay sa ating pamumuhay, mga kapatid, sapagkat sabi natin, ang daming mga tao ngayon naghihirap, talagang maghirap, hanggat hindi tayo patutong manumbalik sa ating Panginoon. Pangalawa po ay, you worship only God and your life. So, the Lord's command for our success, don't idolize anything in life. Pangalawa, you worship only God and your life. Para tayo maging matagumpay, wala tayong ibang sambahin kundi ang ating Panginoon. What do you mean by worship? Ibig sabihin, worship means to give our highest love, devotion, and respect to the true God. Ito po ay pagbibigay natin ng pinakamataas na pagtatalaga ng ating buhay, pinakamataas na respeto natin
sa tunay na Diyos. Sino ang ating tunay na Diyos? Walang iba kundi si Kristo, ang tunay na Diyos. Si Kristo ang dapat nating paglingkuran kung gusto natin na tayo po ay maging matagumpay sa ating mga buhay. And then mga kapatid, dahil tapos na tayo sa dalawang kondisyon ito, huwag tayong don't idolize anything in life, then magsamba lamang tayo sa tamang Diyos, sa Jesucristo. At ano po ang benefits? Kanina mayroong mga epekto, ano, may epekto sa buhay, nagsamba tayo sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, ano naman ang benefits kung tayo po ay mag-worship sa tunay na Diyos? Una po ay, it gives us success. Psalm 37, verse 4. Psalm 37:4, sabi sa Tagalog, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makamtan. God. Mangarap ka, pag wala ka sa Panginoon, hindi mo pa rin makamtan. Dahil ang sabi nito sa talata, very clear ang sabi nito, sa Diyos mo hanapin ang inyong kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makamtan. Pag wala ka sa Panginoon, hindi ka magkaroon ng kaligayahan, din mangarap ka, hindi mo pa rin makamtan. Dahil ang nagbibigay ng ating mga pangarap, walang iba ang Panginoon. Ano mang pangarap na meron tayo, ang Diyos pa rin ang gumagawa. Pangalawa, it gives us freedom. Nagbibigay sa atin ng kalayaan. Kalayaan sa what? Kalayaan sa anong bagay? John 8:31-32. Ang sabi dito, John 8:31, sinabi naman na Jesus sa, di ba? 8:31-32. John 8:31. Sinabi naman na Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay nga kayong mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang binibigyan ng emphasis dyan sa talata yung obey. To continue to obey His word. Continue to obey the word of God. Ibig sabihin mga kapatid, discipleship was proof of true salvation. Bakit sinabi ko na ang pagiging discipleship ito po ay isang patutuo tungkol sa tunay na kaligtasan, sapagkat nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ibinigay mo ang sarili mo sa Diyos, naghanda ka ng sakripisyo alang-alang sa tinatawag sa kaligtasan mo sa Panginoon. And then, when we obey God's word, we grow in spiritual knowledge. And as we grow in spiritual knowledge, we grow in freedom from sin. Ito yung sinasabi, ano, na meron tayong kalayaan. It gives us freedom kung tayo'y sumunod sa Panginoon. Ano yung kalayaan na ito? We grow in freedom from sin. Ibig sabihin, malaya na tayo sa anumang kasalanan dahil tayo po ay naglilingkod sa tunay na Diyos. And then life leads to learning and learning leads to liberty. So, kailan tayo dapat matuto? At kailan tayo naging malaya, mga kapatid? Kung sinusunod natin ang salita ng ating Panginoon. If you obey my words, sabi ng Panginoon, ay sa ibang talata, anuman ang ating hingiin ay pagkaloob ng Panginoon sa atin. Then ano pang pangatlong benefits? It changes our lives. Nababago ang ating buhay. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Kaya bilis-bilisan natin. Ang sabi po dito, at ngayon naalis na ang talukbong sa ating mukha. Tayong lahat ng naging sinag ng kaniningan ng Panginoon. At ang kaniningan yon na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu na bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. So ano yung sabi dyan sa may talukbong ano? Naalis ng ating mga talukbong sa ating mukha. Sa ating mukha. Ano yung talukbong na yun, mga kapatid? Para yung sa kinakasal, nagpakasal, na hindi pa kayo official na kasal, may parang hindi mo pa masyadong makita. Sinag lang.
Yung nobya. Then after na may declare mo na nang nagkasal, okay, kayo ay husband and wife na kayo. So bubuksan na yung ano yon, yung talukbong, and then makikita mo na yung mukha ng ng groom, bride. So dito po, pag sinabi nitong talukbong nito, ito yung ang talukbong nung una ay sa atin, kasi we are under the law. Nung, sa Old Testament, sila ay under the law. So ibig sabihin, the glory of the law faded away, but the glory of God's grace continues to increase in our life. Ibig sabihin mga kapatid, yung wala na yung talukbong sa atin, yung nakatakop sa ating mukha, kundi dahil sa glory, dahil sa kaluwalhatian ng Panginoon, dahil sa biyaya ng Panginoon, ito po ay patuloy nag-increase, patuloy na lumalago sa ating buhay. Kaya nga po, ito po ay tinatawag natin na malaya na tayo sa ating Panginoong Hesus. So ang condition dito, ito lang ang dalawang bagay, ano, na kung gusto talaga natin maging successful, mga kapatid, para doon sa mga kapatiran natin na hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon, iwasan natin, huwag tayong gagawa ng anumang idolo, sapagkat sabi ng Panginoon, parurusahan ko kayo. Pag kayo ay sumunod sa akin, pag kayo nagmamahal sa akin, ibibis ko kayo hanggat sa kaulihang Apo. Don't idolize anything in life. Pangalawa, ay magsamba lamang tayo sa tunay na ating Panginoong Hesukristo, na siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan at kaligtasan sa ating mga buhay. So maraming salamat po. Tayo po ay magpipre. Aming Diyos, salamat po ngayong umaga sa mensahe na aming natalakay. Pagpalay mo po kami, Panginoon. Higit sa lahat, O Diyos, ang radio station na ito. I-bless mo po, Panginoon, ang lahat ng mga staff, sapagkat alam namin, Panginoon, na ito pong mga staff dito ay malaki ang kanilang pagsakripisyo. Alang-alang, Panginoon, na sila ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino. Panginoon, i-bless mo po ang lahat ng mga nakikinig. At linisin mo po ang bawat buhay, Panginoon. Yung mga taong punong-puno ng pagkakasala, Panginoon, patawarin mo po sila. At sana din, Panginoon, makakilala sila sa tunay na buhay na Hesukristo na Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po muli sa umaga ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat po. Ito muli si Brother Lindo. Ako naman si Ate Melin. Sa technical ay nakasama natin si Brother Stephen Pabes. And then susunod na po ang programang Bicol Media Network News. This is Sir John Bermas. Thank you and God bless us. Maraming salamat po.